Sobrang busy ko. Pinipilit ko na lang na pagkasyahin ang oras ko makasama lang ang aking nobya. I know pinipilit lang nitong maging masaya pag magkasama kami. But the truth is, nararamdaman kong hindi pa ito nakaka-move on. She's just trying so hard na hindi ko mahahalata ang lungkot na nararamdaman niya. But it can be seen in her eyes na andoon pa rin ang agam-agam at pangamba sa dibdib nito na baka maulit ang ganoon na insidente. Hindi ko nahahayaan na maulit pa ito. I really don't want her to get hurt. I can't even afford to see how hurt she was before. He deeply sighed. Hindi sila magkikita ngayon dahil may dinner meeting siya, and she knows it. Kapag hindi sila magkasama, magkikwento ito sa maghapon itong ginagawa sa trabaho niya. That is one thing he likes about her. She always inform him what she's doing, what she did and where she go. And if she get annoyed or irritate, she was like, "Love, alam mo, parang gusto ko nang mainis sa'yo. O hindi kaya maiinis na ba ako? Gusto kong maasar sa'yo. Gusto ko na yatang mainis." Kahit alam ng binata na naiinis na ito sa kanya, ganoon pa rin ang sinasabi nito. Na parang gusto na nitong mainis. Iniisip niya na lang na ayaw nitong magalit, mainis at maasar sa kanya, or kahit kanino man. Gusto nito yung tahimik lang, hindi siya yung mahilig sa away. She was always want a peaceful places. She don't want trouble. She is really a careful person. Maingat siya sa lahat ng bagay. Pero minsan may pagka-childish ito at makulit. Especially sa pagkain, ayaw nitong inaagawan ito. Lalo na kapag favorite nitong pagkain. Kapag nagluluto silang dalawa sa kondo niya. She always like, "Heps, tirahan mo ko, huwag mo lahat kainin. Or konti na lang, sa akin na lang lahat to." Naiiling siyang natatawa. She's really so adorable and cute. Andito ako sa restaurant with my co-investors. Dito namin naisipang mag-meeting and mag-dinner na din. Nasa kalagitnaan kami ng meeting nang makarinig ako ng tawanan na papasok sa loob ng restaurant. It sounds familiar to me. The laughter that I always want to hear. The laughter that's so lively and make you want to smile too. Kaya kaagad akong tumingala at hanapin ang mga taong nagtatawanan. He is right. It's Bella. Pero natigilan siya at biglang uminit ang ulo niya. Matalim na tingin ang ipinukol niya sa dalawang taong papasok sa loob ng restaurant. Agad din umusbong ang galit sa dibdib niya. Gusto niyang hilain palayo sa lalaki na kaakbay nito at pagsusuntukin ng lalaking ito. Did she cheating on me? Sunod-sunod siyang napamura sa isipan niya. Hindi siya mapakalit, nangangati na siyang sugurin ang dalawa sa hindi kalayuan na sweet na nagbubulungan. Hindi siya makapag-concentrate dahil sa nakikita niya. Shit, sobrang nagsiselos ako. Sobrang gustong-gusto ko nang palitan sila at magwala dahil sa selos. Sobrang nagre-rebelde ang puso niya. Hindi pa ba ako sapat at nakuha pa niya akong lukohin? Binigay ko naman ang lahat-lahat ng makakaya ko para maging faithful na boyfriend niya. Naging honest at loyal naman ako sa kanya. May mali ba sa pag-handle ko sa isang relasyon? Ganito na naman ba ang kalalabasan ng relasyon namin? Ganito na naman ba kami magtatapos gaya sa una kong pinagkarelasyonan? Hindi ko ito matatanggap. I love her. Kung pwedeng agawin ko siya sa lalaki, yung gagawin ko. May mali ba sa akin? Napakuyom siya ng mga kamao. Rafael, are you okay? You're not listening. Biglang salita ng kaharap niyang kamiting. Nakakahiya, nawawala siya sa sarili dahil lang sa nakakita niyang dalawang tao na hanggang ngayon ay walang pakialam sa paligid nila. Yeah, I'm okay. Umayos siya ng upo. You look so tense. Segunda naman ang isa. Don't mind me, please continue. Sabi na lang niya. Nawala na siya sa focus. Maya-maya ay nakarinig na naman siya ng ingay mula sa pwesto nila Bella. At nagulat siya nang malamang bakla pa lang kasama nito. Base na rin sa tili nito nang yakapin nito ng isang babae na bagong dating lang nakasama sa grupo nila. Nakita niyang humalik ito kay Bella at may sinabi na kinalungkot ng kasintahan niya. Pero biglang sumigla na naman ito at masayang nakipagkwentuhan sa kasama nito. Hindi pa rin siya nito nakikita, but he bet makikita siya nito. I know her. If she was new this place, she would wander the site all around. At tama siya. Nakita niyang nagulat ito nang makita siya. She even shyly waved her hands, pero sinimangutan niya lang ang dalaga. Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan kung paano ako nagalit kanina at nag-isip ng kung ano-ano. Bakla lang pala ito. Akala ko talaga nagtaksil na ito sa akin. Pero yung selos hindi pa rin yun nawawala. Ayokong nakadikit siya masyado sa bakla. Lalaki pa rin ito kahit sabihin pang pusong babae. Still, lalaki pa rin ito. I keep on looking at her. Ngayon naman napapangiti siya. Pinag-aagawan nilang tatlong iisang lumpia.
He want to laugh nang makitang isusubo na sana ni Bella ang lumpia. Nang biglang agawin ng bakla at inagaw din ng isang kaibigan nito. Nakita niya kung paano ito sumimangot. Nagmamaktol na nakatitig sa lumpia na hinahati ng kaibigan nila, kaya hindi na siya nagdalawang isip na mag-order para sa kanilang tatlo. Napatingin ang dalaga sa kanya, and he knows na nahiya ito sa inasal nito. Mas lalong nahiya ito nung makitang may nagserve ng lumpia sa kanila. Tipid lang siyang ngumiti nang sumalyap sa gawin niya si Bella. Alam niyang nahihiya ito, napangiti siya. Nauna silang lumabas sa restaurant, kaya hinintay niyang mga ito sa labas ng restaurant. Alam ng dalagang naiinis siya. Sinong hindi maiinis? Nakahawak na naman ang bakla sa girlfriend niya. Mas lalo siyang nainis nang bigla na lang siyang yakapin ang bakla. Worse, inamoy-amoy pa siya at kinapaka pa. Hindi naman siya nandidira since may pinsan din siyang bakla. Iba kasi ito, gara pala na. Bigla na lang siya nitong niyakap at gusto pang humalik. Manyak na bakla. Kaya imbis na patulan ng kalandian nito, pinitik na lang niya ang noon nito. Naikinatawa ng mga kaibigan nito. Paalis na sila nang biglang may sinabi ang bakla, kaya napatingin siya sa dalaga at nagtanong dahil na curious siya bigla. What was that mean? Kunot noon niyang tanong sa dalaga. Ayaw ko munang pag-usapan yan. Iwas nito sa kanya at nagpahatid na ito. Kaya imbis na ihatid niya ang dalaga, sinabi niyang wag na muna itong uuwi sa apartment nito. Sa kondo muna ito matutulog. He wants to know kung anong ibig sabihin ng sinabi ng bakla na ginawa ng kapatid niya. Kinabahan siya, knowing her sister. She's a war freak sometimes. Maldita. Huwag ko lang malaman na gumawa siya ng eskandalo at makakatikim na talaga ito sa akin. Nakaupo silang dalawa sa sopa. Wala sa sarili na binuhat niya ang dalaga paupo sa kandungan niya. I really want to feel her body close to mine. Actually, I really want her. Pero dahil nire-respeto ko ito, magtitiis na lang muna ako. Kaya ko pa naman magpigil. Pero itong alaga kong hindi kayang magpigil. Masakit sa puson, pero mas nanaig sa akin na wag ko na muna itong suyuin. There is a right time for that. Kaya ang ending, nagsasariling sikap na lang muna siya. This is really his first time doing such thing like that. I want her so badly. Pero tiis na lang muna. He sighed. While they're eating, tumunog ang phone ng kasintahan niya. And it's her friend on the other line. Nakinig siya sa usapan ng mga ito. Normal sa kanyang makinig sa usapan ng kasintahan niya pag may tumatawag dito. Siya na din minsan na nakikipag-usap sa pamilya nito. He even introduced himself to them before. Tinawag nga siya nitong chismoso. Natinawanan lang niya. Nakita niyang namamasa ang mga mata ng dalaga. And he's worried. Are you okay? Anong sinabi ng kaibigan mo at nagkakaganyan ka? Please tell me, para hindi ako mag-alala sa'yo. Masuyo niyang sabi sa kasintahan. Na-curious siya kung anong sinabi ng kaibigan nito. Pero imbis na magsalita ang dalaga, inabot nito bigla ang phone nito sa kanya. Na agad niya namang kinuha na may pagtataka na tumingin sa cellphone na inabot ng dalaga sa kanya. Ini-open niya ang video, na bigla siya at agad nangunot ang noo. Hindi niya din mapigilan manggalaiti sa inis at galit. Napatiimbagang siya sa sobrang inis sa ginawa ng kapatid at mga pinsan niya kay Bella. Hindi na rin niya mapigilan magmura. Pagkatapos niya mapanood, agad niyang niyakap ang dalaga. Sinusungitan ko siya kanina. May malaki pala itong dinadalang problema na hindi ko alam. Mabuti na lang dinala ko siya sa kondo ko. Malamang na hindi nito sasabihin na nangyari if ever na hindi kami magkasama ngayon. Dinukot niya ang cellphone niya sa bulsa niya at tinawagan ng kaibigan niyang hacker para i-take down ng video na kumakalat at dumadami ng nakakapanood. Napabuntong hininga siya ng malalim. Hindi ka dapat nila inaapi. Dahil balang araw magiging parte ka na ng pamilya namin. I will marry you kung kailan ka handang magpakasal sa akin. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Kaya wala silang karapatan na saktan ka nila. Niyakap niya ito habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Alam niya sa kanyang sarili na si Bella na ang babaeng para sa kanya. Ang babaeng kasama niya na bubuo ng isang pamilya at makakasama hanggang sa pagtanda. Tinawagan niyang isang agent na dating inutusan niya na magmanman kay Bella. Inutusan niya itong alamin kung sakaling magkakasama ang tatlo at tatawagan siya nito agad. Kahit pinigilan siya ni Bella na huwag nang patulan pa ang kapatid at mga pinsan niya, na naig pa rin ang gusto niya, hindi niya ito mapapalampas. 3 araw na mula ngayon, wala pa rin siyang nakuhang tawag mula sa inutusan niyang sundan at alamin kung magkakasama ba ang tatlo.
Gusto niya kasing lahat sila makikita niya at ipaparamdam sa kanila kung gaano siya kagalit sa ginawa nitong pambabastos sa kasintahan niya. Hapon na nang nakatanggap siya ng tawag, sinabi ng agent na magkasama sila ngayon at patungo sila sa kondo ng bakla nitong pinsan sa Sengkang East. Kaya agad siyang nagchat sa kasintahan na hindi niya ito masusundo dahil may emergency sa company nila. Sorry sa pagsisinungaling. Bulong niya sa sarili. Half an hour siya nakarating sa kondo ng pinsan. Kinausap muna niya ang inutusan niyang agent bago nagtungo sa elevator. Kilala siya ng security guard doon, kaya hindi siya nahirapan na pumasok. Nasa 8th floor ang kondo nito. Pagkalabas sa elevator, malaking hakbang ang ginawa niya. Wala siyang inaksayang oras, agad siyang nag-doorbell. Binuksan naman nila agad. Siguro may hinihintay silang bisita. Tumaas ang kilay niya nang makitang gulat na gulat ang pinsan niyang babae. Agad siyang pumasok, hindi na niya ito pinansin, nilagpasan lang niya ito. Hindi siya agad makikita ng mga ito dahil may hallway bago makarating sa sala. And there, masaya silang kumakain at may alak pa sa lamesa. Napataas siya ng kilay bago siya tumikim ng malakas para maagaw niyang pansin ang atensyon ng mga ito. Kuya! Bulalas agad ng kapatid niyang pagkakita sa kanya. Napatayo pa ito bigla. Tinaasan niya lang ito ng kilay at humalukip-kip. Mukhang patapos naman na ang mga itong kumain, kaya tiningnan niya ang mga ito isa-isa. May apat pa ang mga itong kasama sa loob. You can leave now. I want to talk to my cousins and my sister alone without anyone else listening. Seryoso niyang sabi sa mga ito. Nagtinginan lang ang mga ito pero hindi gumalaw man lang sa kinauupuan ng mga ito. Kaya nainis siya sa mga inasal ng mga ito. Parang wala ang mga itong narinig sa sinabi niya. Do you hear me? I said get out! Sigaw niya sa mga bisita ng pinsan at kapatid niya. He doesn't care kahit sabihin pa ng mga ito na masama ang ugali niya. Do you still want me to shout out loud? So you can listen to what I'm saying? Huh? No out! Get out! Sigaw ulit niya. Lahat sila nagulat sa sigaw niya. Agad ang mga itong tumayo, mabilis na kinuha ang mga gamit nila at agad nang tungo sa pintuan. Sinamahan naman ng isa niyang pinsan ng mga bisita ng mga ito. Kuya, you don't need to be rude to them. They are our visitors. Maktol ng kapatid niya. I spoke to them nicely, but did they not listen to me? It's not my fault and I don't care. Inis niyang sabi sa kapatid niya. Why are you here, kuya? Kinakabahan na tanong ni Alina. Sinamaan niya muna ng tingin ng mga ito. Now tell me, bakit niyo ginawa yun sa girlfriend ko? Walang paligoy-ligoy at mariin niyang tanong sa mga ito. Anong ginawa, kuya? Maang-maanga na tanong ng bakla niyang pinsan na si Johan. So, maang-maanga na lang ba tayo? Galit niyang sabi. Bakit niyo ginawa yun? Anong ginawa ng girlfriend ko sa inyo para ipahiya niyo siya sa maraming tao? Anong kasalanan niya sa inyo? Sigaw niya sa mga ito. Hindi niya mapigilan ang sarili at gusto niyang saktan ng mga ito. Namutla ang tatlo't hindi makasagot sa binata. Napayuko na lang ang mga ito. So, idedenan niyo pa ba, ha? We just don't like her. Because of her, you and mom quarrel. And you change a lot, kuya. Sagot ng kapatid niya. Just because you don't like her, ipinahiya niyo na siya sa publiko? It's our mother's fault. Kaya wag na wag mong isisisi sa girlfriend ko ang sagutan namin ng mommy. Dahil hindi ikaw ang nasa katayuan ko. Bisita siya nila lolo at lola natin. Ipinahiya siya ni mommy sa angkan natin. Paano pag sa inyo nangyari yon, ha? Hahayaan niyo bang bastusin ng relatives natin ang mga nobyo niyo? Galit niyang tanong sa mga ito. Hindi naman ang mga ito nakaimik. Kaya ka ba nagagalit dahil nagsumbong ang babaeng yun sa'yo, kuya? Inis na tanong ni Alina. Seriously, Alina, you called her babaeng yun? Baka nakakalimutan mong girlfriend ko ang babaeng sinasabihan mo ng ganyan. Sabay duro sa noon nito dahil malapit ito sa kanya at matalim niya itong tiningnan. For your information, hindi siya nagsumbong sa akin. Nakita ko ito sa social media. Gumawa pa kayo ng eskandalo. Hindi nyo iniisip ang kalalabasan ng kabastusan nyo. Paano na lang kung mapanood ng parents natin at sila lolo at lola rin? Ipinahiya nyo ang pamilya natin. Just because you guys don't like her, ipinahiya nyo na. Ano, masaya ba kayo sa ginawa nyo? Ikinaganda nyo ba? Inakusahan nyo ang girlfriend ko ng kung ano-ano dahil lang sa estado ng trabaho niya. Hindi nyo naman siya kilala. I can't believe this. Galit niyang tinadyakan ang lamesang nasa harapan niya. Napatalo naman ang mga ito sa gulat. Nang dahil sa kanya, nagbago ka na, kuya. Hindi na ikaw ang dati kong kuya na caring and sweet. Mangiyak-ngiyak na sabi ng kapatid niya. Ako pa ngayon ang nagbago?
So mas gusto niyo yung nagmumukmuk ako sa loob ng kwarto ko o kaya sa opisina? Maghihintay na lang ng tawag niyo o kaya maghintay na kulitin ako para lumabas pag may outing tayong magpipinsan, ganun ba? Ganun ba ang gusto niyo? Akala ko ba gusto niyo akong maging masaya? Ngayon may girlfriend na ako, bakit parang hindi kayo masaya para sa akin? Kayo lang ba ang pwedeng sumaya at ako hindi? Galit niyang sigaw sa mga ito. Yan lang ba ang pinunta mo dito? Ang awayin kami? Pinahiya mo kami sa mga bisita namin, kuya. Ramdam niya ang inis sa boses ng baklang pinsan niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Ito lang ba? So hindi big deal sa inyong ginawa niyo, ganun ba? Wala lang yun sa inyo? Seriously, Johan. Now you know the feeling of being embarrassed in front of your visitors. Kulang pa yan sa ginawa niyo sa girlfriend ko. Galit niyang sabi sa mga ito. Masama niyang tinignan isa-isa ang mga ito. Kung hindi ko lang kayo relatives, kanina pa sana kayo nakatikim sa akin ng suntok. Alalahanin niyo, mas matanda ako sa inyo. Wala na ba natitirang paggalang dyan sa sarili niyo, ha? Lahat pinapakailaman niyo. We let you doing such things, tapos pati girlfriend ko ibubuli niyo? Kung walang sisita sa inyo, one of these days, may ibubuli na naman kayo. Kami na naman ang gagawa ng paraan para mapagtakpan ng kabastusan at kayabangan niyo. He smirked. Pero yung init ng ulo at galit niya hindi pa rin nababawasan. Nangangati ang mga kamay niyang pagbuhatan sila. Gusto niyang saktan ng mga ito sa kamalditahan ng mga ito. Ano? Gulat kayo? Ikaw, Alina. Pang ilang lalaki na bang inuwi mo kagabi sa kondo mo? At ikaw, Johan. Kailan ka ba titigil makipag-away sa club dahil lang sa lalaki? Dumingon siya sa kapatid niya na kinakabahan at namumula ng mukha sa takot. Did you allow your boyfriends to sleep in your condo too? Sino sa kanilang boyfriend mo? Alalahanin mo, nag-aaral ka pa lang. Gumagaya ka na din ba sa mga pinsan mo? Tell me! Sabay duro sa noon ito. Wala lang itong imik. Pati ang dalawa na kayo kulang na parang maamong tupa. Akala niyo hindi ko alam ang mga pinagagawa niyo? Sino ngayon ang slut, whore, bitch, at kung ano-ano pang itinawag niyo sa girlfriend ko? Hindi niyo man lang ba naisip na masasaktan ako sa ginawa niyo? Pamilya tayo pero ano itong ginagawa niyo sa akin? Pinapakailaman ko ba kayo? Diba hindi? Bullshit! Dahil sa sobrang galit at inis niya sa kanila, bigla niyang sinuntok ng pagkalakas-lakas ang glass table ng kanyang pinsan at nabasag ito. Napasigaw naman ang tatlo sa ginawa niya. Tumayo siya at hindi niya alintana ang sugat sa kamay niya at pagtulo ng dugo. Binabalaan ko kayo. Pag inulit niyo pang ginawa niyo, sinasabi ko sa inyo. Isusumbong ko na kayo sa grandparents natin. I make sure na maitatapon kayo sa hasyenda sa Malaysia para magtanim ng mga gulay at prutas. Mag-harvest na rin. Mag-alaga ng mga manok, baboy, kambing, baka at kabayo. No gadget, walang gagala. Para maranasan niyo na din kung paanong maging mahirap. Para maramdaman niyo ang pakiramdam nila kapag sila'y nilalait at sinasabihan ng kung ano-ano. At para matuto kayo sa buhay. Para ma-experience niyo araw-araw ang hirap na ginagawa nila sa bukid. Para mabuhay sa mundong ito. Hindi lang yung laging nakaasa sa pamilya. Pasarap sa buhay. Nakita niyang namutla ang mga ito. Alam kasi niyang ayaw nila doon. Ang aarte kasi ng mga ito. Umalma agad sila. Kuya, you can't do that to us. Sabay pa silang tatlo. Nakakainis ka naman, maktol ni Alina. Yes, I can, pangahamon niya sa mga ito. Of course you can, dahil favorite ka ng mga matatandang yon. Sigaw ng kapatid niya, nagpanting ang tenga niya at hindi niya namamalayang nasampal niya ito. Napasinghap naman ang dalawa niyang pinsan. Say that again, matatanda? Ganun mo tawagin ang mga grandparents natin? Kailan ka pa naging bastos? Alam mo masyado na kayong spoiled. Napaka-bratty na ng pag-uugali nyo. I will keep what I say. Kaya humanda kayo. Lahat ng galaw nyo imo-monitor ko. I'm sorry. Hinging pa umanhin ang kapatid niya pero in-ignore niya ito. Hindi na kayo para mag-expect na magiging okay pa tayo. At yung closeness natin, I doubt kung maibabalik pa yon. Kayong may gawa nito. Kaya huwag akong sisisihin nyo kung nagbago na ako. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at iniwan silang walang imik. Huh. They deserve this. Mabilis siyang umalis doon sa kondo ng pinsan niya. Pagkapasok niya sa kotse niya, doon lang niya naramdaman ang sakit sa kamao niya. Tumutulo pa rin yon. Kinuha niya ang panyo sa bulsa niya at iyon ang ipinantali niya para kahit papaano matigil ang pagdurugo nito. I need to calm down. Wala siyang pagsisisi na nararamdaman na nasaktan niya ang kapatid niya. Kahit alagang-alaga pa naman niya ito bilang kuya. Nagiging bastos na kasi ito.
Masyado ng spoiled brat. I know someone who can calm me down, and that is Bella, my love. Kaya tinawagan niya agad ito. Alam niya nasa apartment niya ito. Maaga na kasing uwian nito sa trabaho, which is good.